Hi guys, this is Alvin Victolero. I'm a cameraman. Nandito pala tayo sa channel ko. Nagsisimula pa lang ako as a vlogger. Meron akong mga gears dito na pwede siguro makatulong sa inyo kung paano ko nabuo ito at paano yung kung paano ko na-centralize lahat yan. Yung mga gears ko siguro, ito, mga kabuo na ng isang event. 5 lenses, 2 bodies, 1 drone, 1 gimbal, 2 recorder, H5, and ito yung backup mic ko, Zoom H1. Meron pa, ito, DJI Osmo Action. Ginagamit ko for POV. Laptop, headset. Yung ilaw ko is Amaran MX. Yung front light ko, key light. Yung camera ko na main cam is A7 III. Ang lente niya is 24mm G Master 1.4. Tsaka yung view ko para makita ko yung shot small HD. Papaliwanag ko sa inyo kung ano yung unang ano ko, ang una kong binili. Since cameraman ako na isang network dito sa Pilipinas, ang sinserve ko is news kung saan may bagyo, kung saan may gera, kung saan may lindol, nandun ako. Nandun kami. Isang pinakamalaking coverage ko is Zamboanga Siege, Marawi, mga bagyo, yung mga Ondoy Pepeng, yan. Yan, yung mga isa sa siguro nakamarka na sa Pilipinas na na-cover ko. Since na video yung ginagawa ko, dati bumili ako ng isang body, Nikon D5000. Bala ko kasi mag-photo. Kasi nga video, Monday to Friday, video ko. Gusto ko mag-still naman. Pinag-aralan ko yun, kaso napupunta palagi ako sa video. Tapos dumating yung Sony, bumili ako ng A63. Personal use lang yun. Bago ko po pala bilhin yun, pinag-aralan ko muna yung review. Yung review na pinag-aralan ko, ni-review siya ni Jason Lenner. Si Jason Lenner, siya yung nag-review, napanood ko na nag-review nung A63. Review niya during wedding. Nagandahan ako dun sa output niya, nagandahan ako sa ano. Pero, yung mga lens niya, syempre matitinding lente yung mga gamit niya. Yung A63 na yun, pampoto, wala siyang ibis. Ngayon, napupunta ako dun sa video kasi yun yung everyday na ginagawa ko kasi yung magpoto ay magvideo. Napupunta ngayon ako sa video. Ngayon, nagamit ko siya as a video nung time na gusto kong rumakit sa labas, gusto kong matuto. Siguro nung time na yun, nagkamali ako ng desisyon kung bakit ko binili yun. Hindi ko muna kinausap yung sarili ko na kung bibilin ko ba yan, photo ka na lang ba? Ganyan. Siguro yung iba ganyan, gusto kong magpoto, bibili ako ng pampoto. Pero pag nakakita ng magandang pambidyo, pipilitin yung binili niya na pampoto, pipilitin niya na gawing pambidyo. Okay yun, mas maganda yun. Ang opinion ko, okay lang yun. Sabi nga nila, di ba, wala sa pana, nasa Indian. Yung iba naman, nasa Indian, wala sa pana. Oh, parang ganun. Pero para sa akin, kung photo yung gagawin mo, mag-research ka na pampoto, hindi pambidyo. Ngayon, nagkamali ako doon kasi yung A63, okay siya pambidyo eh. Mabilis siya eh. Mabilis yung focus niya. Ang wala lang doon, handheld. Kadalasan, napapa-handheld ako. Pero nung time na yun, ang kapartner niya is ito, 18105 F4. Nakasakay siya dito sa gimbal ko. Ito, DJI Ronin S. Nagsimula ako sa Crane 2. Zhiyun Crane 2. Nagamit ko siya mga tries. Nagamit ko yung Crane 2. Okay naman siya, pero nung lumabas yung Ronin S, ito kasi yung may infinite roll. Kasi iba talaga yung dati yung infinite roll. Ngayon, hindi ako nakaintay. Bumili ako na to kasi nahawakan ko ito. Para bang elegante. Yan, elegante. Elegante siyang hawakan. Hindi ko naman sinasabing hindi elegante hawakan yung Zhiyun.
parang sa akin lang, para sa akin lang, eto, parang eleganteng hawakan. Kahit mabigat siya, okay siya. Okay siya, kaya nag-stick na ako dito. Hindi na ako nagpunta sa SC. Sa SC, kasi same lang. Siguro kaya lang mabigat to kasi yung battery. Yung AC siguro, ginaanan nila, gumaan yun eh. Siguro yung battery, kasi yung bumilis yung ano niya eh. Bumilis yung mauubos, depende sa load. Ito kasi ang tagal eh. Buong event ko ginagamit to, nakabuhay to eh. Ito lang yung ino-off ko, yung katawan. Ito yung ino-off ko lang, katawan. Pero all throughout, ito. Ay, bago nga ako magsalita dito, naka-on pala to eh. Nag-shoot ako kasi kanina sa wildlife. So, yun. A63 yung una ko. Tapos, sinundan ko ito. Ito yung second body ko. A7S2. Kasi dati, ito lang yung lente ko eh. 18105. Tsaka 7200 F4. All Sony ako. All Sony lahat yan. Wala akong biniling yung Tamron or yung isa, Sigma. Yan, ito kasi kaya ako binili to, since na ito na una, tapos ito na una, ito talaga yung kapartner, ito 7200 tsaka A7S2, binili ko yan sabay. Tapos ito partner niya. So kapag nag-aangat ako ng ISO, parang hirap siya lalo na sa gabi. Pero ang talas niya, mabilis to eh. Mabilis siya mag-focus. Tapos bumili ako nito, ito sabay ko binili. Para may backup camera ako. Kasi since na nasa live ako, nasa trabaho ako as a cameraman, lagi may backup 'yan. Example, ako nakalapel ako ngayon. Naka G3 ako si Nicer. Tapos may backup ako, zoom. 'Yan. Palagi akong may backup. Kasi ayokong sasabit kasi doon sa trabaho namin talaga hindi kailangan sumabit. Kailangan, minsan ka lang magtatrabaho eh. Ito, sinasabi ko, 3 minutes kami magtatrabaho pero napakabigat nun. Kailangan iraos mo yun. Kailangan, pure, hindi ka pwede magkamali. Kaya yung trabaho ko napupunta dito. Also, nagsumunod to, ayan. Tapos, antagal mag-tandem nung A63 ko tsaka ito. A7S2. Madaming event na nirao siya, napunta sa SMX siya, napunta sa kung saan-saan, sa Batangas, sa Subic. Yan pa lang naman yung mga event na ginagawa ko. So, dumating yung time na gabi dito sa AE92, dito ginanap sa Mandaluyong. So, napakabagal na to, bumagal to. Nakita ko yung kabagalan niya. Neto, yung mabagal yung focus niya to. Itong A7S2. Ngayon, nag-decide ako na ibenta A63, bumili ako ng A7 III. Kasi once na naka ano ko, ang partner naman nito is 24 G Master yung ginagamit ko ngayon. Sinalpa ko siya. Ngayon, kapag magpo-foreground ako, di ba? For example, 'yan. Naka-focus ka dito sa watch ko. Ngayon, tapos kapag gumanon ako, ang tagal niya bago mag-focus. Pero yung A7 III, sinasabi ko, ang bilis niyan. Wala akong masasabi diyan sa partner na 'yan. Wala akong masasabi. Wala akong masasabi dun sa A7 III na 'yan. Talagang siguro kapag nag 4K lang tayo lahat ng TV, dun pa lang medyo iano yan, medyo bababa yan. Pero kung lahat ng ano dito, lahat marami, karamihan pa naman sa atin, naka 1080 eh. Kung naka 1080 pa lang yan, hindi pa yan. Kasi 1080, 120 full frame. Ito kasi, 1080, 120, crop. Ito napansin ko, crop. 1080, 120, crop. Nagka-crop siya sa 120. Iyan. 1080, 120, hindi siya crop. Full frame siya. Kaya yun yung pinagkaiba niya. Kasi nung nag-shoot ako ng Taste from the Green Milk Tea, all 120 ako. Sabi ko, bakit nagte-36? Parang ako naka-35. Kasi yung 24, partner nga na to, di ba? Yung A63, eto, partner nun. Nag-85, 1.8.
Hindi na ako nag-G-Master kasi mas parang mas mabilis to sa review. Pinag-aralan ko. Sinasabi ko nga sa inyo bago kayo bumili, pag-aralan nyo muna kung ano yung kailangan nyo talaga. Kung kailangan ba to. Yun. Medyo nag-ano ko doon. Medyo dito, may nagsabi sa akin ito. Kasi ito, 90mm macro. Bakit pa ako bumili ng 85? Yan. Ba't pa ako bumili daw ng 85? Kasi may 90 naman ako. Ngayon, ito kasi kala ko nung una, ano lang, ang macro lang, using macro. So, mali ako. Hindi ko pinag-aralan na pwede pala mag 90 yan na full. So, anyway, okay lang naman. Kasi ito talaga, ginagamit ko pang macro lang. Pang macro lang ko ginagamit yung 90mm na yan. Itong 85 na to, tuwan-tuwa kasi ako. Kasi pag sinalp ako sa A7 III to, yung bokeh na gusto ko, binibigay niya. Ayoko kasi nung bokeh na buradong-burado. Kaya hindi ako nagpunta sa 135 eh. Yung 135 kasi, yung 135 kasi, buradong-burado yung likod eh. Siguro, kanya-kanya tayo eh. Minsan, okay yun. Kapag wala kang background, burahin mo yung likod. Pero pag ito, yung binibigay na ito, na 85, okay na sa akin. Konting bokeh lang, okay na ako. Okay lang ako, konting bokeh lang. Pero yung 24 talaga, yan all around yan. Pwedeng wide, pwedeng mid-range. Pwede kang mag-24, pwede kang mag-36. Pero naka 1.4 ka. Ngayon, halos na ano ko na to, yung audio, dalawa yung G3 ko. Yung ginagamit ko ngayon, naka ano, yan, naka G3 Sennheiser ako. Dalawa yan. Kasi pinaghandaan ko kasi yung ano, kaso hindi, nagkaroon ng malaking project daw si, ano, si Taya Tolentino. Kasi yung una, Local Food Vines, Key Director Rowell Amorsolo. Siya unang nagtiwala sa akin na mag-shoot ako ng gamit yung ganito. Kasi iba yung gamit kong camera eh. Ang mga gamit kong camera, D55, HPX500, HPX250, HPX370. Iba yun, malalaki yun, nakasampa dito yun. Hindi, unlike dito, inahandheld mo lang, ginaganyan-ganyan mo lang. Sila si Chef Direk Rowell yung una nagtiwala sa akin. Pinaghandaan ko yon since na ang target eh magkaroon ng isang cooking show. Pinaghandaan ko yon, bumili ako ng dalawang lapel. Isang lapel pa lang ako dati kaso sumasabit to. Bumili pa ako ng isa para pinaghandaan ko yung kung darating yung time na mag-i-interview si Thea ng mga chef. Sabay sila. Kasi lahat ng gamit sa akin eh. Pinaghandaan ko siya. So, nagkaroon ng project si Thea, hindi tayo pinalag. Kaya, yan, okay lang sa akin. Okay lang sa akin yan kasi nagagamit ko naman. Naka-ready ako for interview na dalawang sabay. Tapos, para magsabay, ito, H5, ginagawa kong mixer to. Since na, sa amin kasi yung mixer sa trabaho namin, ganyan kalaki, ilan yung mga 12, 16 input. Ito, 2 inputs. Pwede mo tanggalin to. Ito, pwede mo siyang tanggalin. Kabitan mo, bibili ka lang para maging 1, 2, 3. Pero ito, 3. 1, 2, 3. Pwede mong left and right. Left and right po ito. Tapos 1, 2. Pero po, yung kakabit nyo, pag kinabit mo, pwedeng dito, left. Doon, pwedeng right. Yan po. Recorder din po to. Hindi na ako bumili nung shotgun mic na Video Mic Pro Plus kasi nung sinalpa ko siya at sinilagyan ko siya ng windguard, napakalinis niya. Solid na talaga siya. Solid na talaga to. Kahit saan. Hindi na ako bumili nung shotgun mic kasi yun lang purpose nun eh. Ikakabit mo lang dito tapos yun lang parang magbablog ka lang, yun ang number one na kailangan, magbablog ka lang. Pero ito kung bibili ko ito kasi binili ko package eh, Shutter Master, ito package to, ito H5 tsaka ano, nagpromo sila, binili ko yan kasi nga inaabangan ko, pinaghahandaan ko yung kitaya. So yung body lens na banggit ko na gimbal audio. Dito na tayo sa drone. Ngayon, yung drone, unang drone ko,
P4P. Ayan. Ito, lagi nyo tatandaan. Ito, napakahirap mag-decide sa mga bago. Ito, ito hawak ko. This is Mavic 2 Pro Hasselblad. May filter siya, Polar Pro. Ay, habol ko nga pala. Ito, ito guys, oh. Peter McKinnon, 82mm filter siya. Ito ginagamit kasi yung problema eh. Kasi guys, yung sa trabaho ko, hindi nagkakaroon ng problema kasi may mga gamit. May gamit yung company na pinagtatrabahuan ko. Kaya kung ano yung kailangan mo, ihiramin mo lang sa custodian. Ngayon, ako, kung ano yung kailangan kong bilhin. So, nag-produce ako, nagtiyaga ako na mabili lahat yan, mapundar lahat yan. Kasi alam ko namang kikita yan eh. Alam ko namang, sabihin na natin hindi kumita, nandyan pa rin yan. Sabihin mo, binili ko to ng medyo mataas ang presyo for filter lang. Pero, hanggat nanasayo yan, hindi ka lugi. Hindi ka lugi. Kahit bumaba yan, nasayo yan eh. Binili mo ng bago yan. So, eto, dalawa yung binili ko. Isang 6 to 9 stop, tsaka isang 2 to 5 stop. Dalawa. Wala kasing bignet to eh. Yung, ano ba yun? Yung isa? May nagsabi kasi sila Master eh. Ito gamit nila Master eh. Master J. Morales. O, shoutout ko Master J. Morales. Yung mga tumutulong sa akin sila. Rap Santos, sila Jess. Hindi ko, ano ba plido ni Jess? Hindi, kalimutan ko pare. Sorry. Tsaka si Ryan Pirmi. Ayan, malaki tinulong sa akin yan. Si Ryan Pirmi. Ito yung, ito, kaya ako binili to. Kapag tanghalin tapat, at ang gamit ni A7 III, tsaka 24mm, na 1.4, puting-puti, di ba? Puting-puti yan, kahit sabihin mo mag-120 ka. Kasi pag nag-120 ka, mag-aangat ka ng shutter ng 250. O, kapara, yun yung pinakasaktong galaw eh. Ngayon, susunod, papaliwanag ko sa inyo yan. Pag nasa labas na tayo. Ito kasi, testing pa lang yung ano, nag-try pa lang ako, first vlog ko to. Sana magustuhan nyo, sana supportahan nyo. Ito, panoorin mo, love this. Love this po, love this. Ito, mabalik tayo, 82mm. Kailangan ko ng, since na 82, nakakasato sa 135. Kanina nasabi ko bakit ako nag 85 kasi gusto ko yung bokeh na to. Ngayon yung 135, hindi ko kino-close yung ano ko, yung sarili ko sa ayoko ng 135, ayoko ng bokeh niyan, kaya kinasa ko siya ng 82mm. Yung 82mm nakakasa sa 135. So yung 82mm kailangan ko mag-step up ring para pag kinabit ko sa A7 III. Ito yung problema talaga eh. Kailangan mo talaga to, sir. Sir, ma'am, kailangan mo talaga to kahit 2 to 5 stops lang. Kasi kapag tanghali sunog 'yan. Pag kinabit mo to, pag kinlose mo ng 5, sigurado magbababa ka lang. Siguro pag matindi yung araw, magbababa ka lang hanggang 2.8. Hanggang 2.8, 1.6 medyo sunog pa. 2.8. 2.8 siguro may bokeh pa ng konti. Tsaka wide naman kasi mas maganda talaga siya. I-send ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung pinaggamitan niya nung 24mm plus Peter McKinnon na 82mm. Napapakita ko sa inyo kung ano yung output nila. Mabalik tayo dito sa drone. Itong drone na to, Mavic 2 Pro Hasselblad. Ngayon, ito, ang unang drone ko, P4P. Ngayon, yung P4P na yun, okay naman siya. Ngayon, ang kinaayaw ko lang dito, nung meron ako nakakausap, syempre, ang tutulong talaga sa inyo, yung mga ibang tao. Kumausap kayo, huwag kayong, yun yung sinasabi nila, attitude, huwag mong tanggaping magaling ka na. Basta palagi kang, hindi tayo matatapos dito guys. Kung eto ngayon maganda, pinag-aralan mo, may lalabas siya na bago. Ngayon, pag-aaralan mo ulit. Wala tayong tigil ka-aaral dito hanggang dulo. Hindi tayo titigil ka-aaral. Promise, tandaan nyo yun, hindi tayo titigil ka-aaral.
Ngayon, ito, pinag-aralan ko to ngayon. OKSync 2.0. Feed niya 1080. Yung P4P, okay siya sa hangin kasi malaki siya. Pero ang feed niya, light bridge, medyo nagtaas pa nga ako ng ano noon. Pinalitan ko pa nga ng Argentech antenna yun. Yung upo ko dun sa parking lot, tapos pinatakbo ko siya ng 500 meters. Nagwala na siyang nagsisignal loss na siya. Bumabalik na siya. Ito, dun sa kinuupuan ko, same height, same ng taas, pinalayo ko siya. Umaabot siya ng 800, same na taas. Pag inangat mo siya, kaya ito ng dalawa eh. Pinakamalayo na to 2.5 eh. 2.5 kilometers, pinalayo ko. Pinakinuwaan ako sa Zambales. Ginamit ko yun tinulungan ko lang si Sir, yung reporter na namin. Hindi ko nababanggitin. Nakikita nyo naman yun sa page ko eh. Sineshare ko sa page ko yun, tsaka sa account ko. Ito, ginamit ko to. Marami na to. Sa total, nag-crash na to eh. Nag-crash na to. Pero ang tibay niya. Walang gas-gas, walang tama, wala talaga, as in wala. Pero manababa lang naman kasi. Yung P4P, nagsimula ako nun, eto ah, tandaan nyo ah, makinig ka guys. Eto, mahirap mag-desisyon dyan kung bibili ka ng drone kasi ang drone hindi biro yung presyo. Kapag dati ang P4P, 75,000. Yung 75,000 mo ba, kapag bumagsak, parang lilipad din 75,000 mo. Which is wrong. Yung 75,000 mo, isisave ka yung 75,000 mo. Kasi, bakit? Kung bibili ka ng mga walang GPS, like, hindi ko alam yung mga brand na, kasi, yun ang gusto ko eh. Kasi, ang laging sinasabi ng iba, mag-aral ka muna sa mura. Ang sinasabi ko naman, parang delikado yung mura. Kasi wala silang GPS, malikot pa sa hangin, hindi mo pa alam yung takbo ng throttle. Ngayon, eto, gusto kong i-share sa inyo. Nag-decide ako na mag Phantom 4 Pro kasi may GPS siya. Once na hindi mo kinokontrol ang controller, once na hindi mo kinokontrol yung controller, once na hindi mo ginagalaw yung controller, hindi gagalaw yan. Lagi nyo tatandaan, hindi gagalaw yan. Pag inangat nyo yan, ginalaw nyo yan, binitawan nyo, hindi gagalaw yan. Ano yung mas safe? Yung mura o yung mahal? Nag-decide ako, bumili ako ng P4P. P4P. Bago to. Ngayon, yung P4P na yon, doon ako nag-aral kasi once na inangat ko yan, hindi binitawan ko, hindi gumagalaw. Mas safe ako doon. Hindi ako nag-crash doon. Pero eto, nag-crash ako dito kasi syempre, matagal na ako lumilipad. Minsan, niyayabangan ko na lang yung mga ganyan lipad. Nagre-relax ka, hindi mo iniisip yung pinag-aralan mo no seminar. Kasi ako, licensed drone pilot, controller, meron akong remotely piloted aircraft controller certificate. Eto, kinuha ko siya sa ka-app. Nag-seminar ako, nag-exam ako, nag-practicum ako, then nakuha ko to. Tsaka next video natin papaliwanag ko kung paano yung process, paano mag kumuha ng ka-app nung time ko ah, hindi ko na alam kasi kung ano yung process, pero yung dati seminar, kuha ng exam sa ka-app tapos magpa-practicum ka. May nagsabi sa akin, iba na yung hindi ka na sa ka-app pupunte. Kasi, pero, i-share ko rin, baka sakaling makatulong. Magka-question and answer tayo next time. Papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko
kung paano ako nag-practice, kung ano yung kailangan, tsaka yung mga question na natandaan ko. Since gumawa akong reviewer, lahat naman pumasok eh. Sa 15 question, 14 correct answer, isa lang yung mali. Kasi gumawa ako ng reviewer, ngayon babasahin ko sa harap niya yun, sasabihin ko ano yung sagot. Medyo tricky question yun eh. Medyo tricky question. True or false? For example, my name is Alvin S. Victolero. True? False? Ibahin natin. My name is Alvin Victorino. May true, may false, may example, Victolero, Villanueva. Anong isasagot mo? Ang pangalan ko is Alvin Victolero. Pero tricky question yun. Ang pangalan ko is Alvin Victolero. Ang tanong is, my name is Alvin Victorino. Which is false. Pero may A, true, B, false. Huwag ka magmamadali kasi may C and D pa. Ang C, Victolero, and D, Villanueva. Siyempre, ang sasagot mo, Victolero. Kasi mali yun. Tricky question nga dun. Pero yun, magagawa ako ng question, natandaan ko. Parang natandaan ko dun sa tinanong yun sa 400 eh. 400 AGL. AGL ba? Tama ba? Kalimutan ko na eh. Basta yung may 400 feet eh. May 400 feet ngayon. Tapos, after nun, lalabas tayo. Papakita ko kung paano lumipad ng ating mode. Ito, ating mode na to is sports mode. I-sports mode mo siya pag maati. Pero, kapag pula, bunababa niya. Yung ma-experience ko sa drone, i-ano ko sa inyo. Lumipad ako sa no-fly zone. Pero, which is wrong. Pero, kailangan yun. May permit ka naman. Pinayagan ka ng may-ari ng aeroplano na kunan lang ng top shot. I-share ko rin yun kung saan ko ginamit yun. Ngayon, binalutan ko yan ng foil. Tuturo sa inyo kung paano binalutan yan. Tuturo sa inyo paano binalutan. May konting silip. GPS ko nun siguro mga 6 pero binababa niya within 30 seconds. Yun yung experience ko. Yan, sinabi ko yun. Pero, sasabihin ko sa inyo yun. Susunod. Sasabihin ko sa inyo susunod. Ano pa? Ito. Since na nagpalit ako sa P4P kasi may hindi siya nagcha-charge. Ngayon, pag ito yung ginamit yung remote, tapos ginamit ko tong Android phone ko. Yan. Pag sinaksak kong ganyan, nagcha-charge siya, nauubos tong yung battery ko. Nakakadalawang baterya pa lang ako sa drone ko, ubos na to. Kaya nag-isip ako, mag-iPad ba ako o eto na talaga. Binili ko to 5.85 na Crystal Sky. Eto, ang ganda nito. Ang ganda nito. Etong mount na to, pinagawa ko kay Sir Ranz. Ilalagay ko sa yung link niya. Yung link niya ilalagay ko para maano to. Personalized to, may pangalan to. Personalized to. Bino. Yan, Bino. Bino kasi ginagamit ko. Bino. Kasi Bino. Pero yung Bino na yan, merong ibig sabihin. Madaming ibig sabihin yan. Pwedeng tinutokso mo ako. Bino. Pero pwedeng Victolero no? Video no? Di ba? Ayos na. Next time. Next vlog natin. Next video natin. Mapapaliwanag ko to. Itong drone na to, kung bakit ko pinalitan yung P4P, papaliwanag ko kung bakit. Tapos yung mga ibang accessory ko meron pa diyan kasi marami dito, dami ng galat. Ito muna yung main o laptop. Ito, headset ko Sony na XM3. Noise cancellation to. Ito pinili ko. All Sony ako eh. All Sony. Sony. Tapos, ito. Ay, nalobat na yung aperture. Tapos, ito yung ROG ko. ROG. Yan.
Susunod, pag-aaralan din natin paano mag-edit. Paano mag-edit yung ginagawa kong editing style. Ayan, papaliwanag ko rin, magtuturo rin ako. Sana makatulong ako. Again, sana na natulungan ako kayo dito kung paano bibili. Kung meron man tanong, nag-comment lang kayo. O sige guys, sana suportahan nyo ako. Sana suportahan nyo yung channel ko. Sabay-sabay tayong mag-aaral. Sabay-sabay tayong matututo. Hindi tayo titigil mag-aaral hanggat hindi natin nalalampasan ang ating mga idolo. Kaya guys, kita tayo sa susunod na episode ko.